Bali, nung nakalipas po na 24 oras, tayo po ay nakapagtala ng karagdagang 337 volcano tectonic earthquakes sa Bulkan Canlaon. No? At sa, pero sa ngayon po, medyo tumahimik ng kaunti bagamat meron po tayong panakanaka ng mga volcano tectonic earthquakes. At dahil po ng sinabi natin kahapon, ay nagkaroon po tayo ng mataas. Ito na po yung pinakamataas na buga ng sulfur dioxide sa Canlaon. Hindi lamang po ngayong taon, kundi mula po nang tayo po ay nagsusukat ng sulfur dioxide noong 2009 po. No? Mula pa po ng 2009 hanggang sa ngayon, ito na po yung pinakamataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide na binuga ng bulkan. At maliban po dyan, mula pa po noong 2022 ay namamaga po ng dahan-dahan ang Bulkang Canlaon batay po sa ating mga sensitive na mga ground deformation monitoring stations. When you say namamaga ng dahan-dahan simula 2022, mas maganda-ganda po ba yung ganun na dahan-dahan or mas nakakatakot? Sa in terms of response, magiging response po natin, ito po ay may counting advantage dahil kahit papaano po meron po tayong karampatang panahon para paghandaan ang isang posibleng pagputok ng bulkan. So, mas maganda po yun. No? And in fact, ito po yung isang tinitignan natin na parameter. Kung malapit na pong pumunta ang bulkan, inaasahan po natin na bigla pong bibilis o mag-accelerate ang ground deformation ng bulkan. At ito po ay makikita po natin in real time. No? Mm-hmm. Naitala nga po kahapon, as you mentioned, yung highest recorded sulfur dioxide emission. Gaano po ito kadelikado sa kalusugan? Okay, so ang sulfur dioxide po, kapag ito po ay nalalanghap ng dire-diretso at sa mataas na konsentrasyon, ito po ay maaring makadulot ng respiratory distress, lalo-lalo na po doon sa ating mga may karamdaman sa baga, sa may mga cardiovascular diseases. At particularly pong sensitibo dyan ang ating pong mga seniors, ang mga expecting mothers at mga sanggol. No? Kaya po kailangan pong alalayan ang ating mga kababayan. At isa rin po itong dahilan kung bakit po tayo po ay nagmumungkahi na iwanan muna yung permanent danger zone dahil po nakakalanghap po sila ng sulfur dioxide dito po sa mga lugar na malapit po sa bunganga ng bulkan. Simula nang nagkaroon po ng eruption, yung Canlaon Volcano noong Hunyo, nasa alert level 2 na ang bulkan. Sa sitwasyon po ngayon, posible bang itaas po ito sa alert level 3? Meron po, yun po yung ating scenarios ngayon. Meron pong posibilidad. In fact, mas mataas po ang chances ngayon na magkaroon po tayo ng pagtaas ng alerto. Dumire-diretso po itong VT earthquake activity at nakita po natin na ang biglang pagpalo ng o biglang pagbilis ng deformation po ng bulkan ay magtataas na po tayo ng alert level 3. So, medyo mas mataas po yung chances ngayon na tayo po ay magtaas ng alert level dahil mas mataas na po yung chances na magkaroon po tayo ng eruption. And how soon po natin nakikita yan? Tingin nyo, within the week? May nandoon yung mataas na posibilidad na itaas po sa alert level 3, ma'am? Hindi po natin masasabi, again, ang ating pong monitoring or forecasting ay hindi po sa ganito, no, hindi po natin masasabi ang oras, araw, o even linggo or buwan kung kailan po eventually puputok ang vulkan. Lalong-lalo na po sa Canlaon Volcano na wala po tayong history ng magmatic eruption na instrumentally monitored. No? Lahat po ng mga pagputok ng bulkan sa mga nakalipas na dekada ay mga phreatic or steam-driven eruptions. Wala pong participation ang magma dito. So yung naiipon lamang po na mga singaw o steam dito po sa hydrothermal or geothermal region ng sa ilalim po ng bulkan, ang nagda-drive ng kadamihan ng unrest ng Canlaon, no, sa mga nakalipas na taon. Ngayon lamang po tayo nagkaroon ng
activity na maaari pong mataas po yung chance na mauwi sa magmatic eruption. Okay. Okay, sabi nyo nga po, pinag-usapan natin yung posibilidad na iakyat sa alert level 3 para sa kaalaman po ng publiko. Ano po ba pag sinabi na nating alert level 3, ano na yung dapat gawin? Gaano na po ito katelikado? Okay, so ang ating pong mga LGUs ay meron po silang mga contingency plans para po sa volcanic eruption ng Canloon Volcano. So alam po ng ating mga LGUs, at dapat po alam din ng ating mga kababayan na pag alert level 3 na, ibig sabihin po nito ay may napipinto ng eruption or meron na po tayong magma na lumalabas, nag-iumpisa na pong lumabas sa bunganga ng vulkan. Kaya po kailangan po ay likasin sa panimula ang 6-kilometer radius sa paligid po ng vulkan. Or ito pong tinatawag po nating lava hazard zone sa paligid po ng vulkan, no? Kapag alert level 3. Mm-hmm. Sa ngayon po, pinalikas na yung mga residente na nakatira po sa 4-kilometer permanent danger zone. Sapat na ho ba yun ito ngayon muna sa nagbabadya po nga pag-ulan doon? Sa ngayon po, no, since naka-alert level 2 po tayo, talagang ang permanent danger zone po talaga ang ating pong nire-recommend na likasin, no? At pagtibayan po nila ang pag-maintain po ng na nakalikas po ang ating mga kababayan.